hostage taking sa Dapicol, sa penal colony. Lagi natin naririnig ang hostage taking na naganap sa Davao noong 1989 mula sa ating Pangulong Duterte. Pero karamihan sa atin ay hindi alam ang tunay na nangyari sa hostage taking na ito. Sa videong ito ay aalamin natin kung ano ba talaga ang tunay na naganap sa sikat na 1989 Davao hostage crisis at paano ito naresolba ng kapulisan. Bago natin umpisan ng kwentuhan natin, kung bago ka pala sa channel na ito, isubscribe mo na yan para laging updated sa JP Amazing Stories. Noong 1986 ay lumipad ang isang Australian na missionary na si Jacqueline Hamill patungong Sydney. Dito ay naging membro siya ng Christian City Pentecostal Church sa New South Wales. Siya ay nagkaroon ng mission na ibahagi ang salita ng Panginoon at hikayatin ng mga tao na tanggapin ng Panginoon sa kanilang puso. Dahil dito ay sumama si Jacqueline sa iba't ibang lugar upang tumulong sa mga tao habang nagpapakalat ang salita ng Diyos. Hanggang sa umabot noong 1989, nang lumipad siya patungo Pilipinas. Kasama pa ang ibang mga misyonaryo na makakasama niya sa misyon na ito. Noong una ay ayaw siyang payagan na kanyang mga magulang na lumipad. Pero sinabi niya na nararamdaman niya ang calling sa kanya na Panginoon sa Pilipinas. Pagdating sa ating bansa ay naniraan siya sa probinsya ng Davao. At ang kanyang unang misyon ay tulungan ng mga bilanggo sa Davao. Kasama kanyang mga miyembro ay bumibisita sila sa bilangguan upang mangaral dito. Mahigit sa 30 na miyembro na misyonaryo ang dumadalo sa bilangguan. Meron lamang silang 6 na buwan upang makompleto ang kanilang misyon. Ito ay mula July hanggang December ng 1989. Lumipas ang isang buwan at nakasanayan na ni Jacqueline ang buhay sa Pilipinas, pati na rin ang mabuting pakikitungo sa kanya ng ibang miyembro ng Bilibid. Pero noong August 30, 1989 ay nagbago ang kanyang pananaw tungkol sa mga tao sa kanyang paligid. August 30, 1989. Ito ay isang normal na araw para sa mga preso. Pero para kina Jacqueline, isa itong magandang araw para magserbisyo sa Panginoon. Ito kasi ay araw ng Linggo kung saan muli silang dadalo sa Bilibid upang simulan ang kanilang Sunday service. Maaga silang pumunta sa Piitan. 17 sila pumunta sa araw na ito upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Inabot ang ilang oras ang kanilang prayer meeting. At nang matapos sila ay halos oras na para sa tanghalian ng mga preso. Kasama si Pastor Jamuel Docorni ay dumiretso sila sa lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga bilanggo upang kumain. Dito ay naisipan nilang sumalo sa mga preso na kumakain noong mga oras na yon. Nang maupo sila sa isang bakanting mesa, ay napansin ni Jacqueline ang kakaibang kinikilos sa ibang preso. Nasa mahigit 80 lamang ang kapasidad ng Bilibid, kung kaya't mas maluwag ito at madaling mapansin ang kakaibang kilos sa mga tao sa loob nito. Napansin niya ilang preso na tumatanggi sa pagkain na inilalagay sa kanilang harapan. Sa mukha ng mga ito ay wala itong mga gana kumain at bumalik na lamang sila sa kanilang selda. Hindi ito binigyan pansin ni Jacqueline at yumuko na lamang siya sa kanilang mesa at ipinagpatuloy ang pagsabay sa pagkain ng kanilang grupo. Ilang sandali pa ay mayroong isang preso ang lumapit sa nagbibigay ng mga pagkain. Nanghingi ito ng isang tray na pagkain. At sinabi nito na dadalhin niya ito sa isang gwardiya na nagbabantay sa labas. Kung kaya't mabilis na mainilagay ng servidor ang pagkain sa tray at iniabot sa preso. Nang sumapit ang 4:30 ng hapon, ay nakarinig sila ng ilang putok ng baril. Muli ay bumalik sila sa loob ng bilangguan para tingnan ang nangyari. Pero laking gulat nila nang makita nilang isang bilanggo na may bitbit ng baril at maraming bala. Namukhaan nila ito dahil ito rin ang bilanggo na nanghingi ng pagkain kanina at nagpresinta na dadalhin umano ito sa gwardiya. Pero hindi pa dito magtatapos ang insidenteng ito. Laking gulat ng mga miyembro ni Jacqueline nang dinampot sila ng mga preso at inilagay sa loob ng isang selda. Sa loob lamang ng ilang minuto ay naging ganap na silang hostage ng mga preso. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtatangka ng mga preso kung kaya't mabilis ding umaksyon ang mga militar. Dumating kagad ang mga pinadalang militar na siya magbabantay sa paligid ng Bilibid at mag-aabang sa anumang maaaring mangyari.
Samantala, mula sa loob ng kanilang selda, ay naririnig ni Jacqueline ang tangkang pakipagnegosasyon ng dalawang lalaki sa mga otoridad. Nagpakilala itong bilang sina Filipe Pugoy at Muhammad Nazir Samparani. Sila ang kilalang pinuno ng Wild Boys ng Davao Penal Colony, kung ang tinatawag nilang Dapicol. Ayon sa kanila, ay hiniling nila na ilipat sila sa National Prison ng Mutinlupa at meron lamang silang 24 oras upang pagbigyan ng mga ito. At bilang kapalit sa tiwala ng mga otoridad, ay pinalabas ni Pugoy sina Pastor Ducorni at isa pang miyembro nito na si Shirley Insoy, habang naiwan naman ang 15 na hostage sa loob ng bilangguan at kasama na rito si Jacqueline. Noong sumapit na ang gabi, ay pinagsamantalahan ng ilang preso ang ilang miyembro ng mga misyonaryo at hindi nakataka si Jacqueline sa pang-sa sa kamay ng mga preso. At dahil sa takot na baka barilin sila ng mga preso, ay walang ibang nagawa si Jacqueline, pati na din ang kanyang ibang kasamahan, kundi ang sumunod na lamang sa makagustuhan ng mga ito. August 14, 1989, ganap na alas 3 ng hapon, ay sumapit ang unang palugit ng mga preso. Lumabas ang mga ito upang makipag-usap muli sa mga otoridad, pero hindi na pagbigyan ng kanilang kagustuhan dahil kailangan pa nilang makipag-usap sa mga namamahala sa Muntinlupa bago sila mapagbigyan na lumipad. Dahil dito ay dinagdagan nila Pugoy ang palugit at gayon na din ang kanilang hiniing kapalit. Nanghingi pa sila ng isang bus na maaari nilang sakyan upang makaalis sa kulungan. Sa kabila nito, ang pangalawang gabi naman nila Jacqueline sa selda ay napuno ng walang tigil na iyakan at dasal. Samantala, August 15, 1989, ganap na alas 10:30 ng umaga, ay isa-isang dinampot ng mga preso sina Jacqueline sa kanilang selda. Napuno ng hiyawan at iyakan ng paligid. Bawat isang preso ay may hawak na isang hostage. Pagkatapos nito, ay kinaladkad ng grupo ni Pugoy ang mga hostage palabas sa tarangkahan ng bilibid. Dito ay ginawa nilang human shield ang mga hostage at ginamit nila mga ito bilang panakot sa mga otoridad. Pinagbantaan nila na papatayin ng mga ito kung sakaling gagalawin sila ng mga otoridad. Hawak ni Pugoy si Jacqueline sa kanyang bewang at nakatutok ang baril sa likod ng dalaga habang naglalakad sila patungo sa basketball court ng selda. Paglabas nila ng bilangguan ay naglakad naman sa harap si Muhammad Samparani habang hawak sa leg ang kanyang hostage na si Julieta Versosa. Itinaas niya ang baril sa langit at nagpaputok na isang warning shot. Pero laking gulat nila na magdeklara ng open fire ang mga pulis laban sa kanila. Dahil dito ay mabilis na binawian ng buhay si Muhammad Samparani, pati na rin ang kanyang hostage na si Julieta. Dahil sa pangyayaring iyon, ay mabilis na bumalik ang mga preso sa bilangguan dala ng takot habang hila-hila nila ang kanilang mga hostage. Hinila naman ni Pugoy si Jacqueline pabalik sa loob, pero habang tumatakbo sila ay tinamaan ng bala si Pugoy. Sa gulat niya ay nakalabit niya ang kanyang baril na siya nakatutok sa likod ni Jacqueline. Pumutok ito at tinamaan si Jacqueline. Dahil dito ay duguan sila nakabalik sa loob ng kulungan. Samantala, ang isa sa mga hostage na si Pastor Fred Castillo ay nakatakas patungo sa grupo ng mga pulis. At ilang oras matapos ang palitan ng putok ay meron isang babaeng hostage ang lumabas upang humingi ng tulong pang medikal para sa mga preso at hostage na nasugatan sa unang kwentro. Pagsapit naman ng alas 3 ng hapon, ay binato na ng militar ng tear gas ang bilibid. Mabilis na pumasok ang mga militar at nagsimula makipagpalitan ng putok sa mga preso. Dakong alas 3:15 ng hapon nang magsimula muli ang palitan ng putok ng baril. At kasunod nito ay ang mabilis na pagtakbo ng mga hostage palabas ng bilangguan. Kasama na rito si Jacqueline na may malalang tama ng bala sa likod. Mabilis na dinampot ni Major Serrano si Jacqueline at dinala sa Davao Doctor Hospital. Pero sa kasamaang palad ay binawian ng buhay si Jacqueline at dineclare itong dead on arrival sa hospital. Nang matapos ang palitan ng putok ng baril, ay inilabas na ang katawan ng mga preso at ilang biktima. Tinatay umabot sa 21 ang namatay sa hostage taking na ito. 16 sa mga ito ay mga preso na siya nakipagpalitan ng putok sa mga militar. At 5 hostage naman na siyang nadamay lamang sa barilan. Sa kabila nito, ang 3 araw na paghihirap ng mga misyonaryo ay natapos na. Pero ito ay naging madugo at nakakatakot para sa mga misyonaryo. Ito ay isang klase ng karahasan na siyang sumubok sa kanilang pananampalataya at lakas ng kanilang mga loob. Bagamat binawian man ng buhay ang ilan sa kanilang mga kasama, ay nagsilbi itong realidad na maikli lamang ang buhay ng tao. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Thank you.
Thank you.